Okay, ano yung mga naging influences mo sa iyong musika? Bale, ang setting ko kasi niyan, si mama ko po, lagi nagbibideo, okay? So, naririnig ko po sa kanya yung mga Ray Valera, Basil Valdez, mga Engelbert Humperdinck, mga ganyan. Kaya, kalimitan po ng sulat ko, eh, ballad talaga. Pero, kung masasabing influence talaga, ang laging tumutugtog na pinapatugtog ko mismo, yung mga Salvakuta F4, yan, Sex Bomb Girls, ganyan. So, masasabi ko po na sobrang halo-halo po lahat ng influences ko. And then, eventually, sa mga naririnig ko sa work ko, mga Japanese music, then yun na po yung mga halo-halo na inspiration ko. Kasi yung melody ni Kulas, parang ang yung mga ballads or love songs ng mga Japanese din yung iba, di ba? Yes, parang ang sarap pakinggan. Ay, salamat po. Ang dami mo nang nasulatan na kanta, di ba? Para sa ibang songwriter, ay sa ibang singers. Mm-hmm. Sino pang gusto mo makakolaborate? Well, merong isang artist na bago po ngayon, si Ace Banzuelo. Ace Banzuelo, please, call me. Mananawagan po. Apo. Tapos, siyempre si Moira De La Torre. Kasi alam ko po na, well, at least naniniwala po ako na bagay po yung ano namin, genre namin, na siya yung sob music. Tapos ako ay medyo somehow lively music, pero ballad pa din. So, naniniwala po ako na babagay. So, siguro bago ka namin pakawalan, kailangan kantahan muna naman kami ng isa pang nagsimula tayo sa Aldab song, magtapos tayo sa isang Aldab-inspired song ba? Yes. At ito yung kantang Kopya. Kopya. Sa bawat tanghalian, hangga kong mainitan, kung makakasama ka kahit dami ng pilihan, tayo ang usapan. Nakikilig-kiligan at tayo ay pinagputulakan. Sino ba namang hindi mabibigani sa mga ngiti mo na namukod tangi? At na ito ay tuwari pero nahuhulog na sa'yo. Kung di rin naman, sabihin mo naman, dahil may bahagi na ng puso ko. Kukuha, titigan mo na muna. Pero paano di mahuhulog sa'yo? Tumakain ka parang binibihag mo. At paano laging may regalo? Bigyan ba bala mo kung hindi totoo? Paano ba namang hindi aasa? Kuha mo ang aking kilitig panlasa. Pwede ba isulat ang iyong mabasa? Nakukulog na ako sa'yo. Kung di na naman, sabi mo naman, sabi na ng puso ko na nagbabaka sakaling di ka na nagbibiro. Kung di mo na naman, sabi mo naman, kahit may bahagi pa ng puso ko na masasaktan kung di rin na naman tayo. Kung di rin lang, huwag na lang, dahil sanay sa iyong mundo na madaling magbago. Ito itong ay pag-ibig na tunay. Maniniwala na ako sa habang buhay. Pero kung di rin lalaman, sabihin mo naman, dahil may bahagi na ng puso ko na nagbabaka sa kaling
ano yun, ha? Medyo... Hindi siya. Kilig siya, pero parang hindi ka sure. Yes po. Parang ano kasi yan, eh. Binase din dun sa Aldab, pero sa perspective ng tunay na buhay, paano kung yung scripted na Aldab, eh, hindi ma-manifest sa tunay na buhay? Eh, bago lang si Maine sa showbiz, so parang yung puso ko nag-care para sa kanya kasi baka maggulat siya kasi yung showbiz, fast-paced yung relationships dito. Pero siya, bago lang, so parang baka ano, hindi na siya maniwala sa forever kapag na-heartbreak siya dito. So, yun po yung hope, yeah. And saan ka pwedeng pakinggan ng mga followers mo, ng magiging followers mo pa? So, pwede niyo po akong i-follow sa @kulastrio sa lahat po ng aking social media accounts. Nandiyan po ang Instagram, Facebook, TikTok, at lalong-lalong na po sa aking youtube.com/kulastrio. So, ano naman ang mensahe mo sa mga kabataan or kahit hindi mga kabataan na gustong mag-start ng career nila sa musika? Eh, hindi mo naman kailangan na sobrang qualified ka bago ka mag-jump sa songwriting. Kasi yung fact na nag-aham ka na ng melody, songwriting na yun. And patunay dito yung nangyari sa akin kasi kung nagkaroon ako ng takot ba na i-upload siya, hindi siya makikita, eh. Kumbaga, mananatili na siya sa kwarto ko. So, kailangan mo lang yung tapang ng first step. Hindi mo kailangan makita yung buong hagdan, kailangan mo lang makita yung first step at kailangan mo lang gawin yung first step. Tapos, eventually, marireveal na yung mga susunod na step. Yun pala, magugulat ka, ginigess ka na sa isang napakagandang jeep. So, simula ito ng isang magandang career sa loob ng jeep. Ay, dito na po pala ako. Ay, kaya, ako ang bilis para naman! Para po, kuya. Sige, ako nang bahala sa bayad. Libre pala ito sa Kainite. Ay, salamat. Maraming salamat, Kulas. Salamat po. Sana nabusog namin kayo sa mga inspiring stories ni Kulas Basilonia. O diba, nakakatuwa po na from being an Aldab fan, ay naging siyang songwriter, singer. At nagkaroon na siya ng maraming followers. At meron na siyang mga single talaga na songs. At naging songwriter na rin siya para sa ibang mga singers at banda. So sana ay na-inspire kayo sa gantong kwento. At kung siya maging singer, sabi nga ni Kulas ay be courageous. Maglakas loob, take the first step, and always be honest. So magkita-kita po tayo ulit. Ito si Marian Roque. Kasama si Kuya Driver. Ito ang Jeepney Talk. Para sa episode na ito, makakasama natin ang up-and-coming band, Purple and Oranges! Kulas Basilonia. Lakad niya'y tila pag-agos galing sa bulkan. Tinig at ngiti niya ay dalangin ninuman. Sa dahan ng pag-ikot niya ay dahan-dahan kong naramdaman. Ako ay ako lang, di siya magiging akin kailanman. Musilak ang puso kay lapit sa maralita. Kita sa kanyang tindig, tinig sa salita, telas na